Year 2000, ay gumuho ang basura ng 7:30 po ng umaga. Mga 11:30, gumuho na yung basura, nagkagulo na, nasalubong ko na po yung mga patay. Maghanda-handa dahil sakop kami ng dinder soon sa Payatas. Lumipat kami dito kasi gumuho yung tambakan sa rin. Nilipat yung tapon sa baba. Ngayon, yung tinitirahan namin, maaabot na rin ng basura. Eto ang Homeless People's Federation. Isang lugar kung saan namamahay ang mga biktima ng Payatas landslide. Isang kalamidad kung saan 330 tao ang namatay. Ang Homeless People's Federation Philippines na i-launch namin 2000, pero ito, nag-start kami ng paghanap ng lupa ng matatirahan ng mga scavengers 1998. Si Father Bebot, siya po yung aming director noon na isang Vincentian missionary na pare. Lagi niyang sinasabi na kami mga pare ay provided ang lahat ng aming institusyon, samantalang kayo, wala namang sumasagot sa inyo kung mayroong mamatay, may mga nganak, at may isyo pa kayo sa pabahay at palupa. Hindi pangkaw ang gawa ang habol nila para sa institusyon. Ang gusto nila ay sustainable living para sa kanilang mamamayan. Naka-inspirasyon namin dito yung kung paano namin mabibigyan ng kalutasan ang problema ng kasiguruhan sa paninirahan. Lalo na yung maapektadong membro namin ay nakatira sa mga dump sites sa tambakan. Kaya yan ang nag-udyok sa amin, na maghanap kami ng lupa upang matawag namin na isang tirahan ng mga scavengers ng Payatas. Ang proseso kasi yung pinapairal ay kailangan pangunahan ito ng komunidad dahil sila naman yung may issue na kinakaharap. So sa ginagawa namin sa Homeless People's Federation ay binibigyang halaga yung partisipasyon ng mga tao, pagdidesisyon nila, kung anong gusto nilang solusyon para sa issue na kinakaharap. So, ang proseso kasi ng ginagawa namin, as nakikita namin na magiging sustainable siya una, kasi tao yung nagdidesisyon nito, sila yung kumikilos para sa development ng kanilang lugar. At pangalawa, hindi kami makapag-build kung puro bigay lang or hingi or tanggap lang kami ng libreng pabahay. Kinakailangan, iisipin din namin na yung pagbalik ng pera na hinihiram namin ay marami pang pabahay yung maitatayo ang Homeless People's Federation. Dahil sa dami po ng member namin, meron po kaming mga 10,000 kasapi na makikita sa iba-ibang rehiyon na nangailangan din talaga ng pabahay. So, ang charity or paglilibre ay hindi po sinangayunan ng pangkalahatang kasapian kasi kailangan namin maibigay o ma-revolve yung funding para sa ibang mga kasama namin sa na nangailangan din ng pabahay at palupa. Hindi namin agad na identify na ang lupa pala na nabili namin ay 60% hindi siya buildable for housing. So ang ginawa na lang namin para sagot din sa mga issue ng tinatawag na climate change, tinaniman na lang namin. Ginawa na lang namin na parang mangrove ang mga open spaces areas. Nagtanim kami ng mga fruit-bearing trees na sa Sumatotal po ay nakapagtanim na kami ng mga 365 puno dito. At nagkaroon na rin kami ng isang greening program na which is na involve yung 9 groups na mga residente ng Miraculous Health Subdivision. Nagkaroon sila ng 9 teams, nagtanim sila ng, gumawa sila ng mga garden at nananim sila ng mga gulay para mapagkukunan nila ng kanila ding pangkabuhayan, pagkain na sa pagkainan nila. So sa ngayon, ang ginagawa namin para ma-utilize lang natin yung lupang binibili ay nilalagyan namin ng mga
pananim na nakakapagtugon din, lalo na nung pandemic, as part ng food security ng samahan dahil hindi nga makalabas at hindi makabili sa palengke. Kaya dito, sila na mismo yung na nagtatanim ng mga gulay na kailangan nila. Ito po yung aming mga pananim. Sari-saring mga tanim po. Simula tayo po sa talong, alugbati, kamatis, sili at saka patula. Nga kung ano lang ang pwedeng tumubo sa lupa ay ginawa namin para mapakinabangan ng lahat. At ito kami, umaani na kami araw-araw, siyempre sa pag-aani namin, tuloy pa rin ang pagtatanim namin para hindi kami pumaubusan ng gulay. Ang pederasyon na ito, hindi lang iniligtas ang mga biktima ng Payatas landslide, kundi binigyan sila ng bagong pag-asa sa buhay at sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Dito, malaking pinagkaiba dito kasi kahit sa tubig dito, wala, hindi kami nangangamba sa landslide, lupa, saka baha, wala, hindi kami naaabot dito. Natutuwa po kami kasi dito po kami nilipat ng Panginoon dahil hindi na po kami nangangamba ng didemolisin pa kami o kaya babahain. Masaya kami dito ngayon dahil sa hirap naming pinagdadaanan, ito na po ang naaani namin sa Miraculous.